sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Tulong sa mga lugar na apektado ni Bagyong Henry na ihanda na. Hataw Balita! Mga biktima ng pangahalay sa isang paaralan sa Bacoor, Cavite, hinimok na lumantad ayon sa DepEd. Hataw Balita! Database ng online registration para sa educational cash assistance ng DSWD na pupuno na. Hataw Balita! Mga PDL o mga bilanggo makabuboto na makaraang ibasura ng korte ang petisyon. Hataw Balita! Paglubog ng lupa sa Sadangka Mountain Province pinag-aaralan na ng DOST. Hataw Balita! At pagtaas ng singil sa mga turista sa Cam Norte binabantayan ng DOT. Hataw Balita! Una po sa ating mga humahataw na balita, nakipagdialogo na si Secretary Erwin Tulfo sa mga regional directors ng Department of Social Welfare and Development upang masigurong may nakaanda silang ayuda sa mga lugar na posibleng tamaan ng Bagyong Henry. Kabilang sa mga areas of concern ng ahensya ang Regions 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Ayon naman kay Assistant Secretary Romel Lopez, mayroong nasa mahigit 760 million pesos na Quick Response Fund ang nakahandang ayuda kung magdudulot ng matinding pinsala ang bagyo. May nakahanda na rin halos 43,000 family food packs na i-deliver sa mga maaapektuhang lugar bilang bahagi ng preposition ng relief items. Narito po ang naging payag ni DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Romel Lopez. Talagang we made sure na yung prepositioning ng ating mga family food packs ay ginagawa natin. So kahapon po sa meeting ni Secretary Erwin sa ating mga field offices o sa ating mga regional directors, ano po, nalaman namin na may mga lugar, although handa, may mga lugar tayo na depleted na yung pondo. So dahil depleted na po, hanggang kanina pong tanghali, sinabi ni Secretary Erwin na i-make sure na may replenish. Hataw Balita! 25 business establishment ang inikuta ng Department of Trade and Industry Batanes na nakitaan ng walang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit iniulat na limitado na ang supply ng mga bilihin dahil na rin sa pagkakaantala ng biyahe ng mga barkong nagdadala ng basic necessities at prime commodities dahil sa Bagyong Henry. Nagsagawa ng pre-typhoon monitoring sa presyo ang DTI sa probinsya kaugnay sa bantang sama ng panahon sa mga susunod na araw dulot ng Bagyong Henry. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang DTI Batanes sa mga mamimili na huwag mabahala dahil sapat pa ang mga pangunahing bilihin hanggang sa pagdating ng susunod na cargo vessel delivery. Hataw Balita! Bentahan ng isda sa pamilihang lungsod sa Masbate matumal kahit bumaba na ang presyo. Bakit kaya? Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita! Madalang na namimili ng binebentang isda sa pamilihang lungsod sa siyudad ng Masbate. Kahit pa bumaba ng 20 hanggang 60 pesos per kilo ang sariwang isda tulad ng tulingan na dating 180 pesos kada kilo, ngayon ay 140 na lang. Sa mulyete, 80, dating 140. Silay, 100, dating 160 pesos. Bangus, 120, dating 140. At yellow pintuna, dating 200 pesos ngayon, bumaba na din sa 140 kada kilo. Sinisisi ng mga tindahan sa palengke ang mga nagbebenta sa mga talipapa at tabing daan. Ang isda, ang namimili, napakahirap. Wala talagang namimili. Wala po, ni kapital ng isla hindi nakakabalik. Dati nasa 1,000, ganun, 800, pero sa ngayon wala talaga. Ganun din ang nararanasan ni Aling Nida Chavez na halos wala nating kita sa pagtitinda ng isda. Maiwat, sir. Bakit maiwat? Haydan mo ng talipapa. Dati dalawang box napapaubos namin, ngayon kahit isang box hindi pa maubos.
pa konti-konti lang nakuha namin ng isda. Pa 10 kilo, 20 kilos, ganyan, para maubos. Umaasa mga tindera sa palengke sa lokal na pamahalaan na masusolusyunan ang kanilang hinaing. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Sa isinasagawang investigasyon ng Department of Education sa umano'y sexual harassment na kinasasangkutan ng ilang guro sa isang eskwelahan sa Bacoor, Cavite. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, base sa update na nakapost sa social media, 7 guro na ang na-identify ng kagawaran na sangkot sa umano'y pang-aabuso. Narito po ang naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa. Patuloy yung investigation, but ang huling update po sa akin is by tomorrow, masasubmit na po yung fact-finding report sa ating regional office. So from then on, we will determine ngayon kung ano na yung next step sa administrative proceedings against the teachers. Ayon pa kay POA, bukas nakatakdang isumite sa regional office ng DepEd Calabar Zone ang resulta ng fact-finding sa kaso para pag-aralan ang mga susunod pang hakbang na gagawin ng kagawaran. Nahaharap ngayon sa administrative proceedings ang isinasangkot ng mga guro at maaaring matanggal sa trabaho kapag napatunayang may paglabag. Pakinggan po natin muli ang isa pang naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney POA. That is the most severe punishment would be dismissal kasi nga po dito sa DepEd it's really more of an administrative proceeding. So yun po, if it will merit the severest penalty will be dismissal. Una nang tinanggalan ng kagawaran ng teaching load ang nasabi mga guro habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Samantala, ayon kay POA, nakausap na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang Child Protection Unit nito at inatasan na ang nasabing opisina na palakasin pa ang kanilang presensya sa mga paaralan para sa mga posibleng maaabusong estudyante. Balikan po natin muli si Attorney POA ng DepEd. There were major directions being given to the Child Protection Unit to strengthen their presence, to strengthen their programs. On the school level, doon po sa SDO level at RO level. So that's something that we are looking to strengthen para po talaga matulungan natin yung mga bata, yung mga learners that are experiencing abuse. Nanawagan ngayon ang kagawaran sa mga biktima na magbigay ng kanilang sinumpaang salaysay upang mapatibay ang reklamo laban sa nasabing mga guro. Narito po ulit si Attorney POA ng DepEd. Basically, dun sa update po natin sa Bacoor, the investigation of not only 6 pero 7 na pala na teachers yung na identify dun through posts. Because ang feedback rin po sa amin is that although nagtutuloy yung investigasyon natin, ang problema is walang masyadong mga complainants na nagpa-file ng kanilang mga affidavits. So sana po tulungan nyo rin kami ikayatin yung mga alleged victims na lumabas po at mag-file ng kanilang affidavits para po mapalakas lalo yung kaso kung meron man. Hataw Balita! Arestado ang mahigit 250 wanted persons sa Caraga sa isinagawang one-time big-time implementation ng warrant of arrest. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita! Umabot na sa mahigit 250 wanted persons na sangkot sa iba't ibang krimen ang naaresto ng pulisya sa buong rehiyon ng Caraga. Ayon sa datos ng PRO 13, 16 sa mga ito ay kabilang sa most wanted persons, habang 29 naman sa mga wanted persons na ito ay kabilang sa provincial level. Samantala, kinundi na naman ng PNP Caraga ang ginawang pananambang nitong Martes ng grupong New People's Army o NPA sa mga operatiba ng tago PNP na maghahain sana ng warrant of arrest sa isang suspect sa San Miguel, Surigao del Sur. Wala namang nasaktan o nasugatan sa panig ng pulisya. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon sa nasabing pananambang. At dahil sa mas pinaigting pang operasyon ng pulisya, kahapon ay matagumpay na naisagawa ng PNP Caraga ang one-day simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa rehiyon ng Caraga. Ilan sa kanilang nagawa ay ang pag-aresto sa mahigit 40 suspect
Mahigit 150 mga baril na walang kaukulang papeles naman ang nakumpiska ng PNP sa rehiyon, habang nasa 60 miyembro ng Communist Terrorist Group naman ang sumuko sa mga otoridad. Sa pagpasok sa buwan ng Setyembre, ayon sa Police Regional Office 13, ay mas paiig tingin pa nila ang ginagawang operasyon sa rehiyon upang mas maging payapa at ligtas sa anumang krimen ang buong Caraga Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, Humahataw. Hataw Balita. Umakyat na sa mahigit 200 ang kaso ng gastroenteritis sa Iloilo City o impeksyon sa bituka, dulot ng pagkonsumo ng kontaminadong tubig at pagkain. Bunsod nito, nagpatupad na ng mandatory water potability test ang lokal na pamahalaan sa mga water stations sa lungsod na isa rin sa sanhi ng sakit. Sila Lane Moreno, Humahataw. Hataw Balita. 228 na ang kumpirmadong kaso ng acute gastroenteritis o impeksyon sa bituka sa Iloilo City. 4 rito ang tinamaan ng kolera. Pinakamarami ang mula sa City Proper District, Barangay Tanzan na 58 cases. Sa naturang kaso, 53 ang naka-admit sa ilang ospital sa lungsod. 7 ang namatay, 115 ang naka-recover na at 52 pa ang nagpapagaling sa kani-kanilang mga bahay. Pangunahing sanhi pa rin ang pagkakaroon ng acute gastroenteritis ng mga pasyente o ang pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan ay ang pagkonsumo ng mga kontaminadong tubig mula sa mga balon, pipelines, poso at water refilling stations. Samantala, sa 56 na balon na tinest ng City Health Office, 39 dito ang positibo sa E. coli at coliform, habang 15 naman ang mayroong presensya ng coliform. Sa 32 water refilling station naman na isinailalim sa bacteriological test, 4 ang may E. coli at coliform, habang 14 naman ang may coliform. Bunsod nito, naglabas ng direktiba si Iloilo City Mayor Jere Treñas na isailalim sa water potability test ng City Health Office ang lahat ng mga water station sa lungsod. Ang mga hindi pumasa ay kailangan nilang inspeksyonin o linisin ang proseso sa paglilinis ng tubig. Kailangan din nilang kumuha ng sanitary permit at business permit. Obligado rin kumuha ng health card ang kanilang mga empleyado. Ang mga mauhuling nag-ooperate kahit kontaminado ang kanilang tubig ay ipapasara sa loob ng 6 na buwan. Nag-aapilar gid ako sa aton pumuluyo nga magkooperar sa mga health authorities. Sundon ang mga health and sanitation protocols para mangin luwas sa masakit ang aton pamilya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalay Moreno, Humahataw. Hataw Balita. Kanselado muna ngayong araw ang aplikasyon ng educational assistance sa Kaluuya Island dahil sa Super Typhoon Henry. Sa inilabas na advisory ng Provincial Youth Development Office ng Antique, postponed muna ang educational assistance application bilang paghahanda sa magiging epekto ng bagyo. Mag-aabiso lang ang PYDO kung kailan muling magre-resume ang aplikasyon. Ang educational assistance ay programa ng probinsya ng Antique para sa mga mahihirap ngunit karapat-dapat na estudyante na gustong makapagtapos sa kolehiyo. Hataw Balita. Namamahagi ang Department of Agriculture ng libreng fertilizer at fuel sa mga corn farmers upang mapataas ang bumababang produksyon ng mais sa Calabarzon. Si Jafet Cablaida, Humahataw. Hataw Balita. Noong 2021, 3.52 metric tons ng yellow corn at 1.84 metric tons ng white corn sa Calabarzon ang naharvest. Ayon sa Department of Agriculture, malayo ito sa ideal harvest target ng Banner Corn Program dahil na rin sa mga nagdaang kalamidad. Yung pong total production ng Calabarzon ay 8 days lang gagamitin ng taga-Calabarzon. So, gaano kadami ng kulang? Ano po? Sa 365 days. Kaya naman umangkat pa ang Calabarzon ng mais sa ibang rehiyon maging sa ibang bansa tulad ng Malaysia, Vietnam at Thailand. Ang idinadaing ng corn farmers kaya mababa ang kanilang produksyon ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng fertilizer at gasolina o diesel.
Kaya muling nanawagan ang DA Calabarzon sa corn farmers na magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang makasama sa mabiyayaan ng programang ayuda na libreng fertilizer at fuel. Lagi nga po, itinadain nga yung ating fertilizer. Taas na presyo ng fertilizer, kaya ngayon nga po, sa program natin na yung makapagbigyan natin, magpaparito lang kayo sa RSBSA para madagdagan natin na matulungan yung mga fertilizer na ipinibigay natin at saka yung sa fuel na 3,000 na maibigay ng Department of Agriculture. Ang DA po ay hindi namimigay ng cash na pera. Lagi po kung abono, nakasasindahan, may dalakang broker, papakita mo kung magkano ng abono ang makukuha mo. Ganun din po yung diesel. Parang may coupon na pagdating mo doon, papa-withdraw mo yung gasolina. Sa ngayon ay 17,000 corn farmers pa lamang ang nakatala sa RSBSA kumpara sa 30,000 corn farmers mayroon sa Calabarzon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Japet Kablayda, humahataw. Hataw Balita. Umabot na sa 1.4 million ang natanggap na registration ng Department of Social Welfare and Development para sa educational cash assistance para sa mga mahihirap na estudyante. Dahil dito, posible anilang mahirapan ang makapag-register online ang ilan sa ating mga kababayan. Narito po ang naging pahayag ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Napupuno po yun kasi po yan may database. Ano po? So parang ang ating po example dyan, yung luma nating cellphone, yung mga GSM, na pagpuno na yung inbox, hindi ka na makatanggap ng bagong message. Yung po nangyayari. Sa ngayon, inaalis na ng ahensya sa kanilang database ang lahat ng mga nabigyan ng ayuda upang makapagparehistro naman ng iba pang aplikante. Balikan po natin si Assistant Secretary Romel Lopez. Ang ginagawa po ng DSWD, double time po tayo sa pagpaprocess po ng mga naunang application, at pag yan po ay na-process natin, kini-clear up naman natin yung ating database o yung sa ating storage para sa ganun makapasok po yung mga bagong applications. Hataw Balita. Nakatali na ang ilang bahay sa isla ng Batanes bilang paghahanda sa hagupit ng Bagyong Henry. Ang ilang bahay naman, tapangpo o window shutters ang kanilang inilagay. Si Robinson Flores, humahataw. Hataw Balita. Pinaghahandaan na ng mga residente sa Batanes ang posibleng pagtama ng Super Typhoon Henry. Kahapon, ang mga pangisdang bangka ay sinumulan ng inilagay sa ligtas na lugar upang hindi masira o mawala sa baybayin. Muling nagbayanihan naman ang mga residente ng Batanes sa pamamagitan ng kanilang tradisyonal na kapanpet at tapangko. Pagkatapos ng klase ng mga mag-aaral sa Batanes, tulong-tulong ang mga ito sa paglalagay ng window shutters sa kanilang silid-aralan. Habang ang mga tour guides naman sa isla ng Itbayat ay tulong-tulong ding itinatali ang mga bubong ng mga bahay na gawa sa light materials. Sinasagawa ang kapanpet sa pamamagitan ng pagtatali sa mga bahay, samantalang ang tapangko naman ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng isang window shutters bilang proteksyon sa nakambang lakas ng hangin. Ang isla ng Batanes ay madalas tamaan ng bagyo. Dahil na rin sa lokasyon nito, kaya nagkaroon ng tradisyong kapanpet at tapangko. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Roldan S. Dicol, nakapreposition na rin ang mga heavy equipment sa lalawigan, kabilang na ang backhoe at dump trucks para sa pag-rescue at clearing operations. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Robinson Flores, humahataw! Hataw Balita! Kinihikayat ng isang paaralan sa Lucena City ang mga badyaw na magpa-enroll na kahit may problema sila sa birth certificate. Si Japhet Kablayda, humahataw! Hataw Balita! Mahigit 20 katutubong badyaw ang naka-enroll ngayon sa Lucena Dalahican National High School, Barra Annex sa Lucena City. Kabilang dito si Mercida, Luisa at Rosalie. Ayon sa kanila, mas marami pa sana silang kasamahang katutubo na nais na makapag-aral, kaya lang problema nila ang kawalan ng birth certificate na requirement sa kanila para makapag-aral.
Kasi po hindi po daw po sila tinatanggap kasi po walang birth daw po. Walang birth certificate? Opo. Tapos yung iba, kulang lang po sa birth. Gusto rin nila nag-aaral. Ayon kay Rainiel Perez, OIC ng Lucena Dalahican National High School Barra Annex, maaaring makapag-aral ang mga katutubo kahit wala silang birth certificate. Kailangan lang nilang makipag-ugnayan sa kanilang barangay. Before po, nagkaroon talaga tayo ng problem na yung ibang IPs kasi talaga po ay walang birth certificate, sir. Kaya ang nangyari po, lahat parang tinanggap pa rin po natin sila. Sila po ay, ang nangyari po niya na pinagawan sila sa barangay ng letter na sila po ay ito yung pangalan nila, nire-register po. Though hindi pa po talaga yung actual birth certificate nila dahil kailangan pa talaga silang ipatala sa PSA, ay di temporarily tinanggap po natin sila. Umaasa ang mga mag-aaral na Badyaw na marami pang mga katulad nila ang mabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Mahalaga po yun kasi kapag hindi mo po alam yung isang bagay, magpapaturo ka, huwag ka lang po mahihiya. Sana po huwag po silang magsawa sa pagturo po sa amin. Kahit po nahirapan po sila, tinuturoan nila pa rin po kami. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Japet Cablayda, Humahataw. Hataw Balita. Muling nakararanas ng total brownout ang limang bayan sa Occidental Mindoro, bunsod ng pag-shutdown ng power plant sa lalawigan. Si Von San Pedro, Humahataw. Hataw Balita. Muling tumigil ang operasyon ng isang planta ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC na siyang nagsusupply sa bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal, Kalintaan at Sablayan sa Occidental Mindoro. Dahil umano ito sa pagka-delay ng pagdating ng fuel sa lalawigan. Sa ngayon, the fuel trucks are waiting in Batangas Port, naantay ng ferry na masasakyan. The San Jose plant shut down na, but the Mamboro plant is still operating hanggang bukas. So hopefully by tomorrow morning may darating na fuel. Ayon pa sa OMCPC, kulang din ang kanilang pambili ng fuel kaya hindi pa sila nakakapag-stock nito bunsod umano ng hindi pa nila natatanggap ang bayad mula sa subsidy na 258 billion pesos. Yung delivery issues, that's nothing new. Noon pa nangyayari yan pag may bagyo, pag may sira na ferry or delayed yung ferry. But we never felt that before because we always had at least 1 million liters na inventory. May 1 million liter tank kami dyan na naka-standby lang. Nagagawa namin yan noon. But right now, we are operating on a hand-to-mouth existence kasi yung fuel binibili namin, it's just based on what is going to be paid us for the month. Sa ngayon, 7 megawatts lamang base sa kontrata ang naisusupply ng OMCPC sa bayan ng Mamburaw, Abra de Ilog, Paluan at Santa Cruz o MAPSA. Kasalukuyan din itong sumasa ilalim sa testing and commissioning. Samantala, inaasahan ngayong umaga, darating na ang mga truck na may karga ng fuel upang i-operate ang planta ng kuryente na base sa kontrata ay kayang mag-supply ng 19 megawatts. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Occidental Mindoro, Von San Pedro, Humahataw! Ating ulat panahon ngayon sa inilabas na Tropical Cyclone Bulletin No. 5 ng PAGASA, huling namataan ang mata ng Super Typhoon Henry sa layo 380 km silangan ng Itbayat, Batanes, alas 10 kagabi. Taglay nito ang hangin na 185 km per hour malapit sa mata at pagbugso hanggang 230 km per hour. Mabagal na po itong kumikilos patimog. Ayon sa PAGASA, mula sa kategorya ng Super Typhoon, posibleng humina ito into a typhoon category sa susunod na 24 hours. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo. Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes at sa northeastern portion ng Babuyan Islands, partikular ang Babuyan Islands. Kaya asahan rito ang pagbagsak
pagbugso ng mga hangin at minsang malalakas na pag-ulan. Umiiral naman ang gale warning sa Batanes, Cagayan at Northern Coast ng Ilocos Norte. Delikado po ang pagpalaot sa mga lugar na nabanggit, lalong-lalo na sa mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ingat ka sang bahay at laging tandaan, umulan man o umaraw, ang pinakamatibay nating pananggalang ay ang pagtitiwala sa may lalang. Tuloy-tuloy pa rin sa paghahanda ang Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ayon sa COMELEC, nasa 80% na ang ginagawa nilang paghahanda kaugnay sa 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay sa kabila ng mga panukala nang muli na naman itong ipagpapaliban. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, kapag ipinospone ang halalan, ay aabot sa 17 billion pesos ang kailangan nilang pondo. At kung sa December 2023 naman ito ay sasagawa, ay aabot na sa 18 billion pesos mula sa original na budget na 8.4 billion pesos. Kasama sa pagkakagastusan ng karagdagang pondo ay ang pagbubukas muli ng voter registration. Dagdag pa ni Garcia, hanggat wala pang batas upang ipagpapaliban ang halalan sa barangay at SK ay tuloy-tuloy lamang sila sa paghahanda. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Kahapon po, Sir Audrey, ay ating isinumite sa ating kagalang-galang na Kongreso sa House of Representatives at sa Senado yung computation paano kami nag-arrive sa 17 billion at saka sa 18 billion kung Mayo at December ang ating pong halalan. Hataw Balita! Makakaboto na ang mga persons deprived of liberty o PDL makaraang ibinasura ng Korte Suprema. Ang petisyon na inihain ni Attorney Victor Aguinaldo laban sa Resolution Number 9371 at tinanggal na ang TRO na inilabas noon pang April 19, 2016. Dahil dito, maipatutupad na ang Resolution Number 9371 na may pamagat na Rules and Regulations on Detainee Registration and Voting in connection with the May 13, 2013 National and Local Elections and subsequent elections thereafter. Hataw Balita! Nilinaw ni Cebu City Mayor Michael Rama na hindi niya inaalis ang pagpapatupad ng mandatory wearing of face masks sa lungsod. Ayon sa alkalde, ang Executive Order 5 na kanyang pinirmahan ay para lamang sa pagiging optional ng pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Anya, may karapatan pa rin ng mga private establishment na ipatupad ang mandatory face mask. Gayunman, iginiit din ito na obligado pa rin magsuot na face mask sa mga ospital at iba pang health facilities. Narito po ang pahayag ni Cebu City Mayor Michael Rama. Wala naman akong nililip ng mask mandate ng face mask. Nagdideclare na ako ng use of face mask within the territorial jurisdiction as non-obligatory but as a measure of individual self-preservation and protection. Ayon naman kay Secretary Abalos, nasa ilalim pa rin ang State of Public Health Emergency ang bansa, kaya hindi muna dapat alisin ang pagpapatupad ng mandatory face mask. Pakinggan po natin ang payag ni DILG Secretary Benjamin Abalos. I promise I will bring this to the IATF next week. And not only that, I would even move that Cebu be a pilot here. But we have to have a process. And we have to have one policy here in the whole country. If Cebu will prove probably in 2 weeks or 3 weeks na po pwede na magmask, why not? At least we have something to start on. And what is more important, we harmonize everything. Hataw Balita! Nagpa siya ang ABS-CBN Corporation at TV5 Network na huwag nang ituloy ang kanilang investment agreement. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng ABS-CBN at TV5 na napagdesisyonan nila o mutually agreed to terminate ang kasunduang merger ng dalawang estasyon.
Magugunita na noong nakaraang linggo, naglabas ng pahayag ang dalawang media network na ipagpapaliban muna ang pag-aproba ng kasunduan upang pag-usapan at sagutin ang mga issue na ipinasasagot sa kanila ng National Telecommunications Commission o NTC at ng mga mambabatas. Hataw Balita. Sa inilabas na press statement ng Land Transportation Office o LTO sa unang araw ng Setyembre, humihingi ng paunawa at paumanhin ng kagawaran ukol sa nararanasan ngayong pagbabagal sa sistema at mga transaksyon sa ilan sa mga tanggapan ng ahensya. Hindi man sinabi ang pinakamalalim na dahilan, subalit sinabi nito na kasalukuyan ng inaalam na mga eksperto sa teknolohiya ang pinagmulan ng problemang teknikal. Makatitiyak umano ang publiko na ginagawa na ito ng solusyon upang sa lalong madaling panahon ay maibalik ang normal na operasyon. Makakaasa po ang publiko sa pagsisikap ng LTO na mapabuti ang serbisyo at nang maiwasan ang katulad na sitwasyon sa hinaharap. Hataw Balita. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense Region 3 ang mga residente sa ilang lugar sa Bataan, Zambales at Nueva Ecija sa posibleng landslide o pagbuho ng lupa dulot ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng Bagyong Henry. Nanganganib namang bahain ang ilang mga lugar sa Pampanga at Bulacan. Ayon sa OCD, bukod sa landslide, posible namang maranasan pa rin ang mga pagbaha sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Pangunahing binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense ang mga coastal areas sa Bulacan sa parteng Hagonoy, Obando, Paumbong, Malolos at Kalumpit. At sa Pampanga naman ay sa bayan ng Makabebe at Masantol. Pinagbawalan naman ng OCD ang mga mangingisda na pumalaot pa. Narito po ang pahayag ni Francesca Chen Quezon ng OCD Region 3 Public Information Officer. Lalong-lalo na po na yung mga coastal areas po natin. Dito sa Pampanga, marami rin po tayong mga coastal areas. No? So, pinag-iingat din po yung mga kababayan natin. No? Hindi lang po dun sa tatlong probinsya na nabanggit, maging dun sa ibang probinsya pa po natin dito sa Pampanga. Hataw Balita! Tinukoy na ng Philippine Coast Guard ang sanhi ng sunog ng barkong MV Asia Philippines noong Sabado. Si Ares Silvestre, kumahataw. Hataw Balita! Ayon sa Philippine Coast Guard Batangas, dalawa ang tinitignang anggulo sa nasunog na barko sa Batangas City noong Sabado. Isa rito ang problema sa kable ng kuryente at posibleng may napabaya ang ginagawang hard work sa chimney ng barko. Kataos lang po kahapon ng investigation, nasa MCI board na po yung report for deliberation. Pero yung isang angulo na tinitignan po ng investigators po natin is yung faulty electrical wire na nagmula doon sa may chimney ng barko. Samantala, sa inilabas na order ng Marina Region 4A, suspindido ang passenger ship safety certificate ng nasunog na MV Asia Philippines na pagmamay-ari ng Starlight Ferries. Isa sa ilalim rin sa random inspection ang iba pang barko ng nasabing kumpanya. Batay pa rin sa investigasyon ng PCG, wala namang nakitang bakas ng oil spill o oil sheen na pinagdadaungan ng nasabing barko sa Mabini, Batangas. Hindi naman naapektuhan ng sunog ang 16 na sasakyan na nasa car deck na nailabas na kahapon. Ngunit 9% ng third deck at 80% ng second deck ang natupok ng apoy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Binisita ng Post-Disaster Needs Assessment Cordillera o PDNA ang barangay sa Kasakan sa Dana Mountain Province upang alamin ang sanhi ng araw-araw na paglubog ng lupa sa lugar na nagsimulang nangyari noong nagkaroon ng lindol sa bansa. Base sa report ng Municipal Social Welfare and Development Office sa lugar, nagsimula umanong lumubog ang lupa noong August 4 nang nasa 1 metrong lalim kada araw. 18 bahay ang nasira at ilang mga estruktura gaya ng mga paaralan,
simbahan at mga barangay halls sa naturang sinking area na hindi naligtas pang tirhan. Sa kasalukuyan ay nagpaplano na ang lokal na pamahalaan ng Mountain Province sa gagawing solusyon at rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura sa lugar upang maibalik sa normal ang buhay ng mga naapektuhan. Giniba ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang natuklasang drug den sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kahapon ng umaga. Arestado ang target sa operasyon na si Lorley S. Gajana, 27 taong gulang ang drug maintainer. Ayon sa isinagawang investigasyon, ang suspect ay nakapag-dispose ng 25 to 30 grams ng ilegal na droga kada linggo. Arestado rin ang iba pang nadatnan sa loob ng drug den na sina Dennis A. Parame, isang construction worker, Rocky V. Liken, laborer, at Macbeth Habedo, isang e-bike driver. Kabilang sa nakumpiskan ang ahensya ang 12 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 74,800 pesos, buy bust money 120 pesos cash at iba pang drug paraphernalia. Kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 8, 11, 12 at 15 ng Article 2 Republic Act 9165 ang isasampa sa mga suspect. Hataw Balita! 680,000 pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na gamot ang nasamsam ng PNP at PDEA sa Pilar Sursogon sa isang drug pusher doon. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita! Naaresto ng mga kawanin ng PNP at ng PDEA ang isang tulak ng droga sa isinagawang sanib pwersang buy-bust operation sa Barangay Putyaw, Pilar, Sorsogon. Kinilala ang suspect na si John Paul Estropia, 31 taong gulang na taga Barangay Tabi, Gubat, Sorsogon. Nakumpiska sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 680,000 pesos. O katumbas ng 100 gramo at meron ding kasamang pera at mga drug paraphernalias. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng PNP Sorsogon ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Naaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division si Jeneline Joy Hierco dahil sa paglabag sa RA 9208 na inamyendahan ng RA 10364 at RA 11862 ang Anti-Expanded Trafficking in Persons Act of 2022 at RA 7610 o mas kilala bilang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang entrapment operation ay agad na isinagawa matapos matanggap at makumpirma ng NBIA HTRID ang impormasyon na may isang individual na nangangailangan o nangangalang Maika ang nagre-recruit at nag-aalok ng mga minor de edad na babae online sa kanyang mga kliyente para sa sexual exploitation kapalit ng 5,000 pesos sa Pasig City. Hataw Balita! Naka-blue alert status ngayon hanggang sa araw ng Linggo ang ilang barangay sa bayan ng General Tino sa Nueva Ecija dahil sa patuloy na inkwentro sa pagitan ng mga militar at New People's Army. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Pinag-iingat ngayon ng commanding officer ng 84th Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ng 7th Infantry Division ng Philippine Army na si Lieutenant Colonel Enrico Hill Eleto ang mga residente na naninirahan sa 4 na barangay ng Nazaret, Rio Chico, Palale at Pia sa General Tino Nueva Ecija. Bunsod ito sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng AFP at New People's Army. Nagsimula ang bakbakan sa Sitio Mapedia, Barangay Rio Chico, dakong alas 10 ng umaga kahapon at umabot sa Sitio Malawi-Lawi sa Club Falls ang bakbakan. Isa na ang napaulat na kumpirmadong binawian ng buhay sa panig ng mga militar. Dahil sa patuloy na pagtugi sa mga NPA, pinag-iingat ngayon ng mga militar ang mga residente na maging alerto na baka pasukin ang kanilang mga bahay.
inalerto na rin ang lahat ng mga tauhan ng barangay at mga barangay health workers na kung merong mga individual na nagpapagamot o di kaya humihingi ng makakain sa kanilang nasasakupan ay agad ipagbigay alam sa kanila. Sa ngayon, nakabantay na ang mga militar at PNP sa mga posibleng lugar na lalabasan ng mga hinihinalang New People's Army. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Nagsasagawa ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng skills competition sa Bulacan kung saan 7 probinsya ang kalahok. Layo ng kompetisyon na mahasa pa ang pang-world class skills ng mga Pinoy. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita! 64 competitors mula sa Aurora, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Bulacan at Nueva Ecija ang 5 araw na nagtatagisan ng galing sa Regional Skills Competition. 28 skills category ang kanilang paglalabanan. Ilan dito ay dressing, carpentry, automotive, rep and aircon competition. Karamihan sa mga kalahok ay first time lang sumalang sa competition. Ay, masaya po at nakatuntong na ako sa ikalawang step para kay makasali sa susunod pang yung naisipan ko kung mag-aral ng tech po para po matagdagan ang Actually, sila po yung talagang gusto nila. Yun po yung number one natin priority po nila na sa training. Gusto nila yung skills na ginagawa nila. Kasi sir, kung walang determinasyon po yung bata na doon sa skills na kinukuha nila, eh mahihirapan po tayong bigyan sila ng additional skills. Ayon kay TESDA Region 3 Regional Director Barmilson Valdez, layo nito na makita ang galing at kakayahan ng mga estudyante ng TESDA pagdating sa skills course. Naniniwala ang TESDA na hindi mauhuli ang Pilipino pagdating sa skills. Lahat ng mananalo dito ay lalahok sa Philippine National Skills Competition sa Nobyembre. At ang mananalo naman ay magre-representa sa ASEAN Skills Competition sa Singapore sa susunod na taon. Nakakatuwang sabihin na nakasunod-sunod na 6 beses tayong nag-champion sa Philippines. Philippine National Skills Competition ang Region 3. And tumatarget tayo ng pang-7. Hopefully ngayong taon, maging 7-time champion tayo sa National Skills Competition. At marami sa taga-Region 3 ang napapadala sa International Skills Competition abroad. Gusto ko rin po mag-ibang bansa gamitin yung kakayanan na meron ako. I'm happy na na makapunta ako sa ibang bansa na ginagamit ko yung skills na meron ako. Karamihan din ng mga estudyante anya ng TESDA ay napapakinabangan, hindi lamang sa Pilipinas pati sa ibang bansa pagdating sa husay sa kanilang talento at kakayahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Namimigay ng libreng lettuce seedlings ang Municipal Agriculture Service Office ng Daraga sa kanilang mga kababayang ibig magtanim ng lettuce sa kanilang mga tahanan. Layo nito na matulungan ang mga nangangailangan nilang kababayan sa Daraga sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng binhi. Hinihikayat naman ng Daraga PIO ang mga nais na makakuha ng mga seedlings na magpunta sa booth ng maso sa katabi ng covered port sa Daraga, Albay. Hataw Balita! Nagpapatupad na ngayon ng bawas presyo sa mga local brand ng asukal ang ilang malalaking supermarket sa Bulacan. Kasunod ito ng naging negosasyon nila sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI sa lalawigan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita! Hindi akalain ni Archeline na bumaba na pala sa 70 pesos ang presyo ng local brand sugar sa ilang supermarket sa Bulacan. Ayon sa kanya, araw-araw nilang gamit ang asukal para sa anak na grade 3 at anak na 1 taong gulang. Nag-iikot-ikot po ako dito sa Pure Gold Supermarket. Nakita ko biglang bumaba yung sugar
na 70 pesos. Dati ang bili ko 100 pesos. Malaking kabawasan din ito sa kanilang gastusin. Mababudget pa niya ang 12,000 pesos nakita ng asawa niyang driver. Walang natitira. Kulang na kulang po yung sinasahod namin sa loob ng isang buwan. Babayad ka pa ng upa, magbabayad ka pa ng kuryente, may bata ka pang naggagatas, may nag-aaral ka pa, tubig pa. Nakatipid ako ng almost 30 pesos ang natipid ko sa asukal. Yung natipid ko, pwede ko nang ipandagdag sa pambili ng gatas or diaper ng anak ko. Pero limitado lamang ang mabibiling mga asukal sa supermarket. Isang kilo lang ang pwedeng bilhin ng bawat customer. Siyempre, mas maganda yung bumaba yung presyo kasi mas nakakatipid tayo. Lalo na araw-araw kailangan na gamitin to. Buti na lang bumaba siya. Mas mainam kung bumaba pa, di ba? Sa akin, okay na po yung isang kilo lang yung mabibili ko po sa supermarket para yung iba rin po makabili rin po ng ano, kumbaga pantay-pantay lang din po. Samantala, ayon naman kay Marilu Beronio, Trade and Industry Development Specialist ng DTI Bulacan, August 22 nila sinimulan ang price monitoring. 17 supermarket na sa Bulacan ang nagpasyang babaan sa 70 pesos ang kada kilo ng local brand na asukal, kabilang na dito ang refined at brown sugar. Paglilinaw naman ng DTI, hindi kasama sa pagbaba ng presyo ang mga branded na asukal na nagkakahalaga ngayon ng 90 to 110 pesos. Local brand lang po na mga supermarket ni Robinson's, SM, tsaka ni Pure Gold. Ano po? Kasi kung makikita po natin, sir, sa mga supermarket, may mga branded na sugar. Pure Gold, ang local brand niya, sir, ay Equal. Sa SM naman po, yung sa SM bonus. Ayon pa rin sa DTI, posibleng tumagal ang mababang presyo sa 70 pesos na local brand sugar nang hanggang Disyembre. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Binabantayan ngayon ng provincial government ng Camarines Norte ang posibleng pagtaas ng singil ng mga tourism establishments sa probinsya. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Nakamonitor ngayon ng provincial government ng Camarines Norte, katuwang ang Department of Tourism Region 5, sa posibleng pagtaas ng singil ng iba't ibang tourist establishment sa probinsya. Kasunod ito ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa, lalo na ng mga produktong petrolyo. Sa ginanap na tourism summit sa probinsya kahapon, sinabi ni Camarines Norte Provincial Governor Ricarte Dong Padilla, kung hindi ito mababantayan, posible anyang panggalingan ng pananamantala ang mabilis na pabago-bago ng presyo ng mga basic commodities sa bansa. Itinataas nila ang presyo sa tinatawag na artificial inflationary level, na kung saan kapag ka na i-correct na po yung presyo, naiiwan na yung presyo nila, hindi na bumababa. Ibig sabihin po, tumataas sila dahil sabi, o taas ng gasolina ngayon. Pero bantayan nyo, pag bumaba ang gasolina, hindi na bababa ang presyo. Yun po ang minomonitor natin. Ayon naman kay DOT 5 Regional Director Irby Aguas, pinapayagan naman ang pagtaas ng singil ng mga tourist destination basta ito ay nakaangkop lamang sa kategorya ng isang tourist establishment. Dapat huwag naman tayong sumabay na masyadong ay parang ayaw mo na papasukin sa resort ang customer o ang isang turista. Kaya dapat yung kung tataas man tayo, huwag tayo naman yung masyado. Yung, kasi may mga ceiling-ceiling din tayo sa kung anong class yung resort mo, doon tayo lang papasok. At dahil sa pagtaas din ng bilang ng mga dumadayong turista ngayong taon, patuloy na nagsasagawa ng site visitation ng Provincial Tourism Office upang madagdagan pa ang accredited tourist establishment sa probinsya. Tiniyak din ng Provincial Tourism Office na nakasusunod ang mga establisemento at mga empleyado nito sa mga itinakdang health and safety protocols sa pamamagitan ng Tourism Awareness Seminar at Basic Life Support Training.
Hindi pa man natatapos ang taon, ngayong buwan ng Agosto, aabot na sa 400,000 turista ang dumayo na sa probinsya. Triple ang itinaas nito sa bilang ng mga pumasok na turista noong nakalipas na taon. Panawagan din ng provincial government ng Camarines Norte sa mga turista kung sakaling may nakikitang pananamantala sa presyo ang mga tinutuluyang tourist establishment. Maaari itong itawag sa complaint hotline sa numerong 744-466-773. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita! Aabot sa mahigit 50 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. Ang naturang iligal na droga ay diniklarang foodstuff at iligal na dumating sa bansa galing sa bansang Nigeria. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita! Matapos dumaan sa pagsusuri ay natuklasan ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency na may laman umanong iligal na droga ang dumating na imported dried spices sa bansa. Ang naturang kargamento ay idiniklarang foodstuff na galing sa bansang Nigeria. Aabot sa 8.5 kilograms ng umanay shabu ang nasabat ng mga awtoridad na may tinatayang halaga na 58.3 milyon pesos. Bukod dito, natuklasan din na walang kaukulang import permits sa mga bagahe. Sa ngayon ay hawak na ng PDEA ang mga nasabat na iligal na droga at nagsasagwa na rin ng case build-up ang mga awtoridad laban sa mga nasa likod ng pagpuslit ng mga iligal na droga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! At syempre, muli po naming inaanyayahan na aming mga taga-subaybay na makinig po sa aming gaganaping mass indoctrination. Yan po ay sa darating na Lunes, September 5, 7 PM Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang MCGI channel ang official YouTube channel na members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ikadalawa sa buwan ng Setyembre taong 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuabi. Ako naman po si Lelaine Moreno dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samahan nawa tayo ng Panginoon at salamat sa Diyos.